Jesus, who died,
Oh,
niya. Amen! Amen! Isa nga pong malakas na palakpak sa Diyos. A big clap of praise for Jesus. A big shout. Hallelujah! Tayo tayo muna saglit. Tayo tayo saglit. Stand up. And a big jump for Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So have a seat. Kayong lahat ay makakaupo na. So good day. Good night. Good afternoon. Anong oras nakikinig yung bawat isa. Welcome to That Say the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon Programs. KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe. And the Kingdom of Jesus Fellowship International fan page. Share the videos to your loved ones and friends. Have a watch party. Pero sa oras na ito, tayo po ay live. Tayo po ay nandito sa ating KOJF Church Gimba Nueva Ecija Chapter. KOJF Church Nueva Ecija Gimba Nueva Ecija Chapter. So sa lahat ng mga nakikinig at nanonood saan mang panig ng mundo, so all that are watching and listening right now in different parts of the world, at maging lahat ng narito, welcome. Pakisabi sa katabi natin, welcome. Ayan, bigyan natin ng matamis ng ngiti. Ayan, give our brethren a sweet smile. Hallelujah. So praise the Lord. Shall we open our Bible in the book of Matthew? Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Mateo. Mateo 9:10 hanggang 12. Matthew chapter 9 verse 10 up to verse 12. Yan. Ang pamagat ay nais ng Diyos ang mabilis na pagsunod mula sa puso. Pakisabi natin, nais ng Diyos ang mabilis na pagsunod galing sa puso. Ulitin natin, tayong lahat, nais ng Diyos ng mabilis na pagsunod galing sa puso. God wants your quick obedience from the heart. God wants your quick obedience from the heart. That is the title of the message of the Lord this very hour. Matthew 9:10-12. Then it happened that as Jesus was reclining at the table in the house, behold, many tax collectors. Ayan. Then it happened that as Jesus was reclining at the table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were dining with Jesus and his disciples. When the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why is your teacher eating with the tax collectors and sinners?" Tax collectors, ito po yung mga corrupt government officials, no? During the time of Jesus. But when Jesus heard this, he said, "It is not those who are healthy who need a physician or a doctor, but those who are sick." Yan, ang sabi ganun. But those who are sick. Yan. At habang nakaupo si Jesus, no? Yung mga maniningil ng buwis, mga corrupt na government official, mga makasalanan, ay kumakain kasama ni Jesus. At ang mga pariseyo, ang grupo ng mga religyosong tao, isang grupo ng mga religyosong tao ng panahon ni Jesucristo ay nagsabi, "Bakit ang inyong guro ay kumakain nakasama ng mga maniningil ng buwis?" Nang ibig sabihin, ito yung mga corrupt government officials ng panahon ni Jesus. Yan. Glory to God. At mga makasalanan. At sinabi ni Jesus, sabi ganun ni Jesucristo, eh hindi naman, no? Hindi naman ang mga walang sakit ang nangangailangan ng doktor, kung hindi yung mga nakikinig pa ho ba tayo? Mga may sakit.
Yun. Yun ang tinutukoy ng ating Panginoong Heso Kristo. So, mga minamahal, ang sabi, ituloy natin sa verse 13. Sa verse 13. But go and learn what this means. I desire compassion and not sacrifice. For I did not come to call the righteous but sinners. Pakisabi natin, I desire compassion or mercy or love and not sacrifice. Ang nais ko yung kahabaga, pag-ibig, galaw at kilos, aksyon, at hindi mga handog o mga sakripisyo. Sapagkat ako ay naparito para tawagin, palapitin sa akin ang mga makasalanan, hindi ang mga matutuwid. But go and learn what this means. I desire compassion and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners. So mga minamahal, ang nais ng Diyos ay pagsunod ng mabilis galing sa puso. Nakikinig po tayo. Pagsinid, pagsunod ng mabilis galing sa puso. Quick obedience from the heart. Yan, ang nais ng Panginoon. At ang nais ng Diyos, quick obedience from the heart. No, not disobedience. No, pakisabi natin, hindi pagsubay. Hindi rin mabagal na pagsunod. Not delayed obedience. Not partial obedience. Yung konti lang ang susundin mo. Hindi ganun. No. Hindi rin yung pagsunod ngayon, bukas, lalabag na naman. Disobedience today, and obedience tomorrow, and disobedience today. Not like that. But from the heart obedience, mula sa puso. Amen po ba? Amen. Yan, with a cheerful heart, no murmuring, walang pag-angal. Pakasabi, walang pag-angal. Yan. Nililis na po ba? Alam mo, hindi mo matatandaan yan. Makikinig ka ba sa akin? Dapat ilista mo yan. Lalo na kung humahayo ka at nagtuturo ka. At lalo na kung ikaw ay gustong lumalim. Dapat sinusulat mo yan. Pag ikaw ay dumadalo, nakikinig ka, no? You have to open your Bible. You have to get your pen and your notebook and jot down the revelation. Glory to God. Kaya kinakailang naglilista, nagsusulat tayo. Eh, kaya yung mga iba nakakatulog, hindi naman kasi naglilista, hindi naman kasi nagsusulat yan eh. Kaya nakakatulog tuloy. At yung iba ay hindi lumalago sa pananampalataya at kapag umahayo, walang naituturo sapagkat hindi naman kasi naglilista. Again, God wants our quick obedience on the heart. No, hindi pagsuway, not disobedience. Hindi rin mabagal na pagsunod, not delayed obedience. Hindi rin kalahating pagsunod o konting pagsunod, not partial obedience. Not obedience today and disobedience tomorrow. Hindi yung susunod ngayon, bukas, lalabag na naman. Kung hindi, from the heart obedience, no, galing sa puso, walang kaplastikan, no, puro ng katotohanan. Hindi sumusunod na may pagdabog. Na from the heart with no murmuring. Lista po natin yan. Glory to God. Nakikinig pa po tayo. So brethren, una makikita natin dito, kumain kasama ni Jesus ang mga makasalanan. Nakikinig pa po tayo? Kumain ha? Hindi po nakipag-inuman kasama ang mga makasalanan. Hindi po nag-tongits kasama ang mga makasalanan. Hindi po tumaya ng wedding o ng loto ang kasama ang mga makasalanan. Lalo na kung Sunday, dapat tayo pag Sunday, dumadalo tayo. Nakikinig po ba tayo? Kung marami tayong gawain, dapat hindi sa araw ng Sunday, sapagkat ang Sunday ay para sa Panginoon. Nakikinig po ba tayo? So mga minamahal, siya po ay sumama sa mga makasalanan. Hindi sa anumang dahilan. Siya ay sumama sa mga makasalanan upang iligtas ang mga makasalanan. Jesus Christ joined the sinners, not to drink with them, not to gamble with them, no? Not to make sin with them, but rather to save these sinners. Jesus reached out the sinners. Write it down, sulat mo yan. Si Jesus ay pumunta sa mga makasalanan para sila ay iligtas.
So ikaw ay pumupunta sa mga makasalanan para sila ay iligtas. Sumasama ka sa mga makasalanan para sila ay iligtas. You are joining the sinners, you are joining the unrighteous, you are joining the wicked, you are joining the unbelievers, the sinners, to save them. Para sila maligtas. Kaya, kung matatagpuan ka, nakasama ang mga makasalanan, ang dahilan kung bakit ka naroon, para sila iligtas. If you are joining the unbelievers or the wicked, no? The sinners, you are there. First and foremost reason is to save them. Ang unang dahilan kung bakit kasama mo ang mga hindi mananampalataya ay para sila ay iligtas. Amin po ba? Amen. Glory to God. Kasi nagtaka ang mga tao, nagtatanong ang mga tao, bakit si Jesus kasama ang mga makasalanan? Bakit kasama niya yung mga manginginom? Bakit kasama niya yung mga corrupt na government officials? People are asking, wondering, surprised, amazed, why Jesus Christ joined the wicked, the sinners. Not to join them in their sinning, but to save them. Nakikinig po mo ba tayo? Amen. Sino rito yung marunong mangista? Manghuli ng suso. So para ka makahuli ng suso, o para ka makahuli ng isda, ano man ang huhulihin mo, yan ba ay kusang tatalon sa lalagyan mo? Hindi. Pupuntahan mo yung suso, pupuntahan mo yung ararawan, pupuntahan mo yung isda, no? Pupuntahan mo yung kambing, huhulihin mo para katahin. Yung baboy, huhulihin mo para katahin. Hindi yan, yung baboy, hindi kusang lalapis sa iyo, katahin mo ako. Walang ganun, yung kambing, kusang lalapis sa iyo, katahin mo ako. Hindi nasabihin sa iyo ng mga tanim mong talong, mga tanim mong saluyot. Anihin mo ako. Walang ganun. Ikaw ang pupunta sa kanila para hulihin sila, katayin sila, at anihin sila. Tama? Yes. You will be the one to harvest what you have planted. You are the one. You will go, no, where you can fish fishes, no? Catch fishes, no? Ganun po yun. Naunawaan po natin, no? Fishermen go to the deep part of the sea in order to catch fish. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya, napakaraming born again, napakaraming leader, napakaraming pastor at pastora, walang soul win, walang nai-evangelize, pag dumadalo sa church, ay walang dala, at walang nabubuksan ng mga gawain, sapagkat hindi nangingista. Hindi nagliligtas ng kaluluwa, hindi nag-i-evangelize. May tao pa ho ba rito? Hindi humahayo. Yan. Christians, and even the Christian leaders, no soul win. No church is being planted. Attending without a soul win is because not catching souls. Not joining the unbelievers to win them. Yung iba naman ganito, sumasama sa mga masasama at nakikisama. Nakikinig pa ba tayo? Sumasama sa mga masasama at nakikisama. Many Christians are joining the unbelievers, the sinners, and join them in their sinning. Ayun yun. Kaya ang tanong nga ito, Kristiyano ka ba? E ba't nagmumura ka? Kristiyano ka ba? E ba't umiinom ka ng alak? Kristiyano ka ba? Bakit ang sama ng ugali mo? Kristiyano ka ba? Ba't ka naninigarilyo? Kristiyano ka ba? Eh, bakit wala kang sa gawain ng Panginoon araw ng Linggo ngayon? Nakikinig pa ba tayo? You know, so many questions. Because the unbelievers cannot see, no, Christ in the lives of many Christians, even Christian leaders. Kaya makinig ho tayong maigi, ha? Hindi lahat ng nagsasabing Kristiyano ay Kristiyano. Amin po ba? Hindi lahat ng nagsasabing pastor ay pastor. Hindi lahat ng nagsasabing pastora ay pastora. E kahapon nga po, naarinig ko eh. Isang pastora raw ang hingi ng mga pang-load kung kani-kanino. Hingi ng mga pambili niya ng pagkain,
kung kani-kanino, na hindi naman niya kapag-anak. Hingi ng pera kung kani-kanino. At palipat-lipat ng mga bahay-bahay at nakikitira. At matapos niyang tiran yung bahay na yun, pagtalikod niya, tisiraan niya. Nasasabihin niya, puro na lamang gulay ang kinapakain sa akin. At napakakuripot at madalas ako pa'y gumagastos. Pinatira mo na, pinakain mo na, tinismis ka pa. There are so many self-proclaimed preachers and pastors and Christian leaders. There are so many man-made pastors and Christian leaders. Napakaraming naging pastor at pastora na ginawa lang nila ang sarili nila. Diniklara lang nila ang sarili nila. Many religion, many church are not born from the heart of God. The product of their illusion, product of their imagination, product of their hallucination. No. They are stealing church from the true men and women of God, stealing plaques from the true men and women of God, slandering the true men and women of God. Napakaraming ganun eh. Sinisiraan yung mga totoong lingkod ng Diyos, sinichismis. Dinidibad yung mga kapatid na pinaghahati-hati. Ninanakaw yung mga attendee, ninanakaw yung mga church. Nakikinig pa ba tayo? Nagtatayo ng mga relihiyon. Nagpapaordina si Reverend si Bishop. Pero sila ay mga tinayo lang ng mga sarili nila. Nakikinig pa ba tayo? May tao pa ba rito? So mga minamahal, yung iba ay bunga lang ng pangaagaw ng mga tupa. So, brethren, be careful. Watch out! Because many false preachers, false churches are scattering here in the Philippines and in the nations of the world. Mag-ingat po tayo sapagkat napakaraming iglesia at napakaraming mga ngaral ang nagkalat dito sa Pilipinas at sa buong mundo, mga mali naman. Amen po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Yan. So Jesus reached out the sinners to lift them up from their sins. That's number one. Pinuntahan ni Jesus ang mga makasalanan para iligtas. Nakikinig pa ba tayo? Glory to God. Pangalawa, Jesus sacrificed to reach the lost. Nagsakripisyo siya para puntahan ang mga pupunta ng impyerno. Amen? And even Jesus Christ died for the lost, for the sinners. Tama ba? Galatians 2:20. Galatians 2:20. Si Kristo ay nagsakripisyo para lamang iligtas ang mga makasalanan. At sa katotohanan, siya ay namatay para sa mga makasalanan. Nakikinig po ba tayo? Alam mo, hindi biro ang mag-preach eh. Eh kahapon doon sa San Bernardino, gusto ko pang ituloy yung preaching ko, kaya na hindi ko nakaya eh. Nasusuffocate na ako, inuubo na ako sa amoy ng sigarilyo. Suffocate na ako eh. Pero pinagtitiisan ko yun. Pero nung pauwi na kami, sabi ko sa mga kapatid, tinapos ko na, hindi ko kaya yung usap ng sigarilyo. Kaya nga, naubo ako ng konti eh. Hindi to COVID ah. Kasi sa panahon ngayon, ubuhin ka lang ng konti, COVID na eh. Sipunin ka lang ng konti, COVID na. Tapos, papatay, at ikikarmig ka na. Eh, tao ba ba rito? Oo. Talagang sa totoo lang na ako kahapon sa usok ng sigarilyo. Langhap na langhap ko. Kaya tinapos ko na kaagad, nagmadali na ako, sabi ko, hindi ko nahaya. Sobra nang nasusuffocate na ako. Ibang ano na ako, hindi na ako makahinga sa usok ng sigarilyo. May tao pa ba rito? Kaya yung mga naninigarilyo, alam nyo na ang ibig kong tuuhin. Yung mga umiinom ng alak, mga nambababae, mga nalalaki na susugan, mga gumagawa ng bisyo at kasalanan, alam nyo na ang ibig kong tukuyin. Amen? Amen? Ayaw ni Lord na tayo ay nananatili sa kasalanan. Sapagkat pag tayo ay nananatili sa kasalanan, tayo ay pupunta sa impyerno. God does not want us to stay in sin, but rather be delivered from sin. Because if we will stay in sin,
you know, brethren, we will go to hell. So stop sinning. Love God and hate sin. Mahalin ang Diyos at mamuhi sa kasalanan. So number one, Jesus reached out the sinners. And number two, He sacrificed to save the sinners, to save the lost. Nagsakripisyo talaga siya. Nakikinig pa ho ba tayo? Sa inyong pagdalo, nagsakripisyo ba kayo? Upo. Kayo ay namasahe, nag-tricycle kayo, sumakay kayo ng single, o ano man ang sinakay niyong sasakyan, sumakay kayo ng kulikli, naglakad kayo, namasahe kayo, di ba? Oh, ang totoo lang, ang lalayo pa ng mga pinanggagalingan ninyo eh. Eh, mas lago kami. Oh. Isipin nyo, pumunta kami rito, madaling araw pa kami umalis. Oh. Nakikinig pa ho ba tayo? So as we attend, we sacrifice. Amen. As we evangelize and give a tracts, we sacrifice. Kapag tayo dumadalo, nagsasakripisyo tayo. Pag tayo humahayo, nagsasakripisyo tayo. Tama po ba? Kapag tayo ay namimigay ng mga babasahing libre, nagsasakripisyo tayo. Lahat ng ating ginagawang paglilingkod sa Diyos ay pagsasakripisyo. Amen? As we are serving the Lord, we are sacrificing. And we are sacrificing with love. Pakisabi with love. Kapag tayo ay nagbibigay ng mga ikapwa't handog, nagsasakripisyo tayo. Amen? Lalo na pag tayo ay nagbibigay ng first fruits, nagsasakripisyo tayo. To those who are giving honestly and faithfully their tithes and offerings to God, truly you are sacrificing. And especially if you are giving your first fruits to the Lord, truly, what a great sacrifice. Nagsasakripisyo tayo. At ang nais ng Panginoon ay isang totohanang paghahandog, totohanang pagsakripisyo na galing sa puso. Amen. Na bunga ng ating pagsunod. God wants our sacrifice based on obedience from the heart. Gandang sayings, no? God wants our sacrifice based on obedience from the heart. Ang nais ng Panginoon, tayo ay nagsasakripisyo, bunga ng pagsunod sa Diyos na galing sa ating mga puso. Bakit ko nasabi yan? Sa unang Samuel 15, sa unang Samuel 15, kung babasahin mo ang unang Samuel 15, ang utos ng Panginoon kay Haring Saul, patayin mo lahat ng mga Amalekita, sapagat ang mga Amalekita ay walang tigil na gustong mapatay ang mga Israelita. At ang mga Amalekita ay sila ay mga makasalanang mga tao. Kaya ang sabi ng Panginoon, patayin sila. Sabi ng Panginoon kay Haring Saul, patayin mo silang lahat, huwag kang magtitira, pati mga hayop nila, patayin mo. God told King Saul to annihilate, to kill all the Amalekites, including the king Agag, including their livestock. Nakikinig pa ho ba tayo? Lumang tipan to, ha? Hindi ito bagong tipan, ha? Lumang tipan ito. Sa bagong tipan, hindi ganun eh. Kaya yung lumang tipan ay hindi yung kompleto, hindi yung ganap. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang kabuuan at ang kaganapan ay ang bagong tipan. The completeness, the fullness of the testaments is the New Testament. The Old Testament is just the shadow of the New Testament. Kaya maraming mga sa lumang tipan, hindi lahat doon susundin mo. Nakikinig ba ho ba tayo? Hindi lahat. Hindi lahat na nasa Old Testament ay susundin mo sapagat maraming nabago nung bagong tipan. Naunawaan po mo natin. Kaya. So, mga minamahal, sa unang Samuel 15, kung babasahin mo ron, tuwang-tuwa itong si Haring Saul sapagat ang sabi niya, nasunod ko ang utos ng Diyos. Pero ang sabi ganun ni Prophet Samuel, ano yung naririnig ko na mga boses ng mga hayop? At ang sabi ni Haring Saul, yung mga matatabang hayop ay hindi ko pinatay. Pati ang Haring Agag ay hindi ko pinatay. Nakikinig pa ho ba tayo? Pero ang utos ng Diyos, patayin mo lahat.
Hayop na mataba, hayop na mapayat, pati ang hari, patayin mo lahat. Pero ang ginawa ni Samuel ay ni Saul ay hindi niya pinatay yung hari at hindi niya pinatay yung mga matataba. At nagalit ang Diyos. At ang sabi ng Panginoon, ang ginawa mo ay isang uri ng pangkukulan. Ang ginawa mo ay isang pagre-rebelde. Ang ginawa mo ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinunod mo ang kalooban mo, ang gusto mo. Hindi mo sinunod ako. What you did is a kind of divination. What you did is a kind of rebellion. What you did is a kind of impulse of idolatry. Yan. You disobeyed me. I told you to kill all the Amalekites, the king, and all their livestock. But you spared the king, and you spared the fattened livestock, animals. You disobeyed me. Amen. Listen very carefully. From yan. From this day on. Amen. Hindi, okay naman na. Ayos na. From this day on. Ito ako ba? Dito ang tingin sa gwapo sa harapan. Oh. Eh, kahapon nga eh, yung sabi ng lola ni Mr. Cherry, Mr. Pogi, sabi sa amin. 20 lang hinihingi ko, 100 binigan. Eh, hindi naman ako nagbigay si Sister Cherry. Pero dahil tinawag niya akong Mr. Pogi, pagbalik ko, 1,000 na yun. Amen! Nineteen 1938 daw siya pinanganak, 63 lang siya. Kausap niya si Pastor Roan, sabi niya, maganda ka pa rin, nababata niya. Hindi ka nagbabago. Parang hindi ka tumatanda. Nakita yung magkababata. So brethren, King Saul disobeyed God. And God said, 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Sa unang Samuel 15:22. Isulat mo, pastor at pastora. Wala ka nang ibang ituturo, ito na yon. Dagdagan mo na lang kung ano pang kulang. Pero ituturo mo na ito. Wag ka nang maghanapan ng ibang ituturo. Ang dami-dami sa YouTube, ang dami-dami sa Facebook ng mga maling aral. Merong tamang aral pero hindi ganap, hindi kompleto. Naputol eh, naputol yung mga verses. Dapat kompleto. Nakikinig pa ho pa tayo. But Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as a king." Yun ang masakit. Hindi mo ako pinakinggan, hindi mo ako sinunod, aalisin ka na bilang hari. Yun ang masakit. Ganyan ang maraming Kristiyano eh. Dahil sa pagiging masuwayin, pupunta ng impyerno. Ganyan ang maraming Kristiyano na nagnanakaw ng kanilang mga ikapu at handog. Isang araw, bumabagsak ang kanilang kabuhayan. Christians continue sinning, go to hell. And Christians stealing their tithes and offerings, one day, their business, their jobs will collapse. Opo, ang dami ko nang binilaan yan eh. Dami ko nang binilaan. Sige, huwag kang magtigay na ikaw po, huwag kang magbigay na handog mo. Nakawin mo yan, isang araw, babagsak yung kabuhayan mo. Ubus lahat yung mga branches mo. Magtayo ka ng magtayo ng branches, isang araw, sarado lahat yan. Opo. Sige, bumili ka ng bumili ng mga sasakyan, isang araw, mawawala sa iyong lahat yan. Warning to those who are not giving their tithes and offerings to the Lord, I warn you in Jesus' name. Your business and your job will collapse. Your cars will be taken away from you. Your beautiful houses will be taken away from you. Ang dami ko nang binilaan yan. Ang dami ko nang binilaan. Open siya ng open ng branches, oh. Open siya ng open. Ang saya niya. Magnanako kami ng mga ikapot handog. Tayo kami ng tayo ng maraming branches. Panin naman ang warning ko sa kanila, isang araw, magkasara yan.
isang araw, isang sipagsara. Opo. E magdana araw na ikaw, patanong eh. You know, robbers and stealers of tithes and offerings, you know, will go to hell. Matanong ko kayo, yung mga magnanakaw, saan pupunta? Oh, yung mga nagnanakaw nito po tanto, saan pupunta? Robbers will go to hell, and the robbers of tithes and offerings will also go to hell. Yun yun. Nakikinig po ba tayo? Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as a king. E yun ang masaklap. Patuloy ka sa kasalanan, impyerno ang punta mo. Ayaw mo magbago, impyerno ang punta mo. Makulit ka, hayo ka ng hayo, hindi ka nagpapaalam. Nakikinig pa ho ba tayo? Amin po ba? Oo. Sabi nga na isang kapatid, kausap ko, humayo po kami, nagkasakit ako. Humayo ka, nagkasakit ka? Mali! Kaya ka nagkasakit, hindi ka nagpapaalam. Kung nagpaalam ka sana, pagbalik mo, ang lusog mo. Totoo po. Sabi niya, isang buwan na ako inuubo. Sabi niya, my cup is already 1 month. We go. But as I go home, sabi niya ganun, nagkaroon daw siya ng trangkaso. The flu attacked me. Sabi ko, you know why? Because you do not know how to obey and to submit to and to respect your leader. May tao pa ho ba rito? Napakahirap yung ano, biglang may darating. Tasiga. Ako magtuturo. Walang ganon. May tao pa ho ba rito? Walang ganon. Hindi. Walang ganon, boss. Wala pong ganon. Marunong kang rumispeto, marunong kang magpaalam. May tao pa ho ba? Alam mo, pulis ng ano, Makati, may problema sa parting Manila, hindi siya makikialam. Kasi pulis Makati siya eh. Eh Manila yung problema eh. Ba't siya papasok doon? Eh may mga pulis doon. Maliban lang kung emergency talaga. Na kinakailangan siyang bumasok. Pero hindi naman ganun, hindi siya nakikialam. Sugod po kayo sa Manila. May mga polis doon eh. Na Manila, ba't ako susugod doon? Makati ako. Naunawaan po ba natin? Marunong gumalang. Amen po ba? Oh. Kahit nga minsan ano eh, bahay ng kapatid mo, may asawa at may anak siya, di ba? May tao pa ho ba rito? Yung bahay ba niya, pinakikialam mo kahit dahil kapatid mo siya? Of course na. Nagpapaalam ka, tol. Meron ka ba dyan dinigning kahit tayo? Di ba? Tama ba ako mali? Yes. Wag po kayo masasaktan, wag po kayo ma-open. Ito po yung nangyayari sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Dapat ngayong January, ako po ay nasa Mindanao. Pero dahil sa pandemya, hindi tayo natuloy. Kaya nagulat na lang ako yung ating pastor doon sa may Kabadbaran City, namatay na pala. Ako'y naluha. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi tayo nakarating. Yung ating nakapastor doon sa Bicol na isang pastoran na matanda na. Matanda na rin naman yun, namatay, hindi rin tayo nakarating. Marami na akong hindi nalalaman sa Mindanao. Mabuti na lamang may mga kapatid tayo nagre-report. Hindi tayo makapunta ron. Amin po ba? Wala pong sumasagot. Ganito po yan. Ito po yan. Para lahat po ng mga nakikinig at nanonood, para hindi po kayo na-open, para hindi po kayo nasasaktan, ang preaching po ay walang pangalan. Amin po ba? Ang preaching po ay panglahatan. So kung alam mo, hindi ikaw yon, huwag kang masaktan. Kung ikaw yon, pagsisihan. Nag-nag-nag-nag. Kitao pa ho, baritas. Ako po, meron akong ginausap na isang tao. Bakit ko siya kinausap? Eh, hindi nagpapaalam eh. Bigla na lang darating sa isang lugar. Ako magtuturo. Ano ka? Siga? Eh, tao pa ho ba rito? This is true. Ano sabi ko sa kanya? Bakit ganun?
Oh, eh, may nakalagay dyan, may naka-assign dyan, darating na bigla, ikaw magtuturo. That's wrong. Amin po ba? May tao pa po ba rito? Paano ba nalilinis ang isang tao? Kanyari, para malinis ang katawan mo, anong ginagawa mo? Naliligo. Pangalawa, nasasabon. Nasasampo. At para luminis ka pa, nag-i-scrub ka, nag-ihilot. Amin po ba? Pag ikaw ay nag-shampoo, nag-conditioner, nagsabon ka, nag-hilot ka. O, di ba? Ibig sabihin eh, inaalis mo yung mga dumi. Amin po ba? So, ganun din po ang kinakailangan natin sa body of Christ. Kinakailangan natin sabunin, kailangan natin shampoohin, kailangan natin hilurin. May tao pa ba rito? Sa last Tuesday, I was in Nasugbo, Batangas. Nag-revive po tayo roon. Nasugbo, Batangas. I was in Nasugbo, Batangas. Nag-revive tayo roon last Tuesday, if I'm not mistaken. Sa darating na March, ako po ay nasa Pasay para sa isang anniversary naman doon sa isang church na nakakonek sa atin. Ang ibig ko pong tukuyin, ako po ay nangangaral hindi lamang po ngayon dito para sa himba. At ang mensahe ko ay hindi lamang para dito sa himba. Ito po ay para sa lahat ng tao sa Pilipinas at sa lahat ng tao sa buong mundo. Amen. This message is not only intended for this church here in Gimba, Nebalisina, but this message is also intended for all the churches and all the churches of the born-again Christian here in the Philippines and in the nations of the world and all the citizens of this land and all the citizens of the world. Amen. Kaya nga po napapansin ninyo ang preaching ko English Tagalog. Bakit? Kasi we have a viewer from India. We have viewer from Africa. We have viewer from America, from Canada, from Australia. And we have viewer from different parts of the world. Kaya nga po ang preaching ko English at Tagalog para naiintindihan ng buong mundo. Kanina, ako po ay naka-live stream. Habang nangangaral po ako ngayon, naka-live stream ako. At nakita ko kanina, nakailang shares na tayo ah. Ibig sabihin, marami tayong viewer na habang sila'y nanonood, sinishare nila. Ang dami na oh. Ang dami ng viewer oh. Ang dami ng share oh. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya yung preaching na ito ay para sa lahat. Huwag tayong ma-open, huwag tayong masasaktan, walang pangalang binabanggit. Kung alam mo, kasalanan mo, ang tinatamaan mo, pasisihan mo. Pag hindi ikaw, hindi ka lang. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Eh pag ikaw yun, aray ko. Aray! Ang sakit naman. Glory to God. Praise the Lord. So brethren, the reason why the Lord rejected King Saul as king because he disobeyed the Lord. He obeyed the Lord partially, but not completely, but not fully. Sumunod siya sa Diyos, hindi kompleto. So dapat mo ikaw susunod sa Diyos, kompleto mo. Nagigilig pa ba tayo? Kaya naaawa ako sa maraming tao eh. Walang pera, walang pamasahe, walang pang-tuition fee, walang cellphone, kakarag-karag, walang load, nagahang. Nakikinig pa ba tayo? Bakit? Anong problema? Kasi nga, hindi sumusunod sa Lord. People are always in lacking because they do not know how to obey God. Subukan mong sumunod sa Diyos. Ay, nako. Anong sabi ng Deuteronomy 28? Deuteronomy 28? If you will read Deuteronomy 28, the Bible declares, you will be on the top, not on the tail. Ikaw ay nasa unahan, wala ka sa ilalim. At hindi ikaw bang nangungutang, ikaw bang nagpapautang. Because you are blessed. Nakikinig pa po ba tayo? Amen. Naunawaan po natin. So, Deuteronomy 28. So brethren, Jesus reached out the sinners not to join their sinning, but to lift them up, to lift them up from their sins. And secondly, Jesus Christ sacrificed to save the lost, to save the sinners. And in fact, he died for the sinners. And we must also sacrifice based on obedience from the heart.
We are evangelizing the lost. We are giving our tithes and offerings to the Lord, even the first fruits. We are serving the Lord based on obedience. Not like King Saul of the 1 Samuel chapter 15. Tayong lahat ay tumutulad kay Kristo. Tayo ay nagliligtas ng mga makasalanan. Nagsasakripisyo. Dumadalo, humahayo, nagkakaloob, umaawit, tumutugtog, sumasayaw, nananalangin, nag-aayuno. Tayong lahat ay nagsasakripisyo, nagbibigay ng ikapot handog at maging ng first fruits sapagkat yun ay bunga ng ating pagsunod na mabilis na galing sa puso. Amin po ba? Hosea 6:6, Hosea 6:6. Yun din ang sinasabi ng Lord sa Hosea 6:6. Sa Tagalog, Hoseas. Hoseas. Sa English, Hosea. Hosea 6:6 or Hosea 6:6, ang sinasabi nga ng Panginoon ay hindi yung sa dami ng ginagawa mo. Ang nais ng Diyos ay bunga ng iyong pagsunod. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam nyo, itong dumating na pandemya, testing yan eh. Testing yan kung ang mga Kristiyano susunod pa rin sa gitna ng pandemya. During pandemic days, this pandemic crisis is a testing for all the believers if they will continue to obey despite of pandemic. Sa kabila ng pandemya, ang mga Kristiyano ay susunod pa rin. Amin po ba? Ang Kingdom of Jesus Fellowship po ay hindi po nanahimik sa gitna ng pandemya. Tuloy-tuloy ang ating paghayo, tuloy-tuloy ang ating pananalangin, tuloy-tuloy ang ating mga mission, tuloy-tuloy ang ating ministry of compassion. Nakikinig pa po tayo. Kitang-kita naman natin sa FB, di po ba? Glory to God. Yan. Mga minamahal, makikita po natin sa Gawa 8:26-40. Gawa 8:26-40. Ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang Espiritu ay Diyos. Hindi siya lakas, hindi puwersa, hindi manikin. Siya ay persona, siya ay Diyos. The Holy Spirit is the third person of the living God. He is God. He is not force, he is not power. He is God. In the book of Acts 8:26-40, the Holy Spirit told Philip, kinausap ng Espiritu ng Diyos si Filipe. Filipe, hahayo ka ba? Filipe, mag-i-evangelize ka ba? Filipe, ang iligtas mo, ang isig mo, yung Ethiopian eunuch. Dahil handa na ang puso niya. At pag na-save mo siya, isi-save niya ang buong Ethiopia. Wala na sa Bible na na-save niya ang Ethiopia, but based on the history, he saved Ethiopia. Nakikinig pa ho ba tayo? Parang si Pedro. Si Pedro ay wala sa Biblia na siya pinako ng patiwalik. But based on the history, si Pedro ay pinako ng patiwalik sa Rome. There are so many true stories that that are not written in the Holy Bible, but based on the history, these are all facts and truth. Naunawaan po ba natin? Nakikinig pa ho ba tayo? So kung gusto mo na makapagligtas ng maraming kaluluwa, kung gusto mong maging kagamit-gamit, kung gusto mong mapagpala, managana, at gusto mong umunlad, makinig ka sa Holy Spirit. If you want to win more souls for Christ to be used by God mightily effectively in this final hour, if you want to prosper and to be successful in every areas and aspects of your life, you have to listen to the Holy Spirit, to obey the Holy Spirit. Kaya anong ginawa ni Filipe? Hinayaan niya na ang banal na Espiritu ang masunod. Gawa 8:26-40. At ang ginawa niya, yung Ethiopian eunuch, yung tagabagbantay ng reyna yun eh, yung mga eunuch, yun yung mga pinutulan, kinapon. Opo, kasi nagbabantay sa reyna eh. Di ba yung mga hayop, pag lalaki, pag ayaw nating manganak, kinakapon yun, di ba? Ganun din yung mga Ethiopian eunuch, mga kapon yun. Kasi nagbabantay sa reyna yun. Yeah, the Ethiopian eunuch are the queen aid or helper. The eunuchs are the twin aids and head helpers. Ngayon, nakasakay sa karwahe. Yun ang dinala ng Diyos doon si Filipe.
Bakit dinala ng Diyos si Philip roon? Kasi gusto niya. Amen. The reason why the Holy Spirit brought Philip to Ethiopian eunuch, because Philip obeyed. Nakikinig ba tayo? Kahit gusto ng Diyos, pag ayaw mo, walang magagawa ang Diyos. Makinig ba igi, ha? Kahit gusto ng Diyos, pag ayaw mo, walang magagawa ang Diyos. May sarili kang decision. Though, God knows what is best. If you don't want to obey God, so it's up to you, because you have your own free will. Kaya marami sinisisi ang Diyos eh. Panginoon, bakit kami naghihirap? Bakit ka nga mahirap at hindi ka umuulat? Kasi baka may problema ka. Nakikinig pa ba tayo? Yes. Samantala, meron ako nakita. Nasubukan mo na bang maligo sa basura? Ngayon, yaman-yaman niya. Diba? Eh bakit? Gusto niya lumaman eh. Eh kaya marami ang hirap hanggang ngayon, naghihirap. Ayaw umulat ba ng pangarap sa buhay? At tinuturuan na magbigay ni kaputandog, masuway. Nakikinig pa ba tayo? Amin po ba? Magsulat para hindi antokin. Amin? Sabi mo, magsusulat ako para hindi ako antokin. Yan. So, glory to God, ang Ethiopian eunuch ay naligtas ni Philip. Sapagat kaya nga ito naligtas, sapagat siya ay naging masunurin sa banal na Espiritu. Amin. Nakikinig pa ba tayo? Listen. Your life will become fruitful. You will become successful and victorious if you know how to listen and obey the Holy Spirit. Kapag marunong ang sumunod at makinig sa banal na Espiritu, pagpapalain ka sa lahat ng area ng buhay mo at gagamitin ka ni Lord mightily effectively. Amen. Ganun din sa aklat ng Gawa, Jis 17 hanggang 48. Sa Gawa, Jis 17 hanggang 48. Makikita rin natin doon. Ito po. Listen very carefully. Acts 10, 17 to 48. You know, Peter, the Holy Spirit talked to Peter. Kinausap ng Diyos si Pedro. Pedro, merong mga lalaki sa baba. Hindi mo kilala yung mga yan. Pero sumama ka sa kanila. Kasi maraming naghihintay na mga kaluluwang dapat iligtas doon. Sumama ka. Gawa, Jesus, 17 ng 48. Pagpunta roon ni Pedro, ang daming tao. Hindi niya na siya nagtanong pa sa Panginoon. Hindi ako magaling mangaral, hindi ako marunong mangaral, mahina ako, bulol ako, bago lang ako. Hindi niya sinabi yun, sumunod siya. Amin po ba? Are you still with me? Ah! Hindi siya nagturo. Panginoon, iba na lang, wag na ako. Hindi siya nagturo. When the Holy Spirit talked to Peter, there are three persons who wants to bring you to the house of Cornelio. You do not know them personally, but join them. And Peter did not make excuses and alibis and reasonings. And he did not pinpoint another. But rather he go. Nakikinig pa ba tayo? Amen. Tingin ka sa akin maigi. Kapag masunurin ka sa Diyos, hindi ka angal ng angal, hindi ka turo ng turo sa iba, at pag nangaral ka, listen very carefully, habang nangaral si Pedro, blessed na blessed ang mga nakikinig sa kanya. Sa totoo lang, walang pinag-aralan si Pedro. Gawa 3. Makikita mo sa Gawa 3, walang pinag-aralan si Pedro. Hindi rin graduate ng theological seminary. Hindi rin graduate ng Bible school. Hindi rin reverend. Hindi rin bishop. Wala rin siyang malaking tungkod na hawak-hawak. Wala rin siyang malaking cross na kwintas. Wala rin siyang apito. Siya ay isang mangingisda lamang na sumunod sa Diyos. Amen! At habang siya ay nangangaral, bless na bless sa kanyang mga tao at bumuhos ang kapangyarihan ng Diyos. At sa pagbuhos ng kapangyarihan ng Diyos, ang mga nakikinig ay nagsakita na iba't ibang wika. Cholala ilala ulala ay. Tayday siya! Ura makanda, rababakanda, rababakanda!
At nung oras na iyon, silang lahat ay nagpa-bautismo. Amen! Kaya ka mo nang naliligtas. Angal ka ng angal. Ayaw mong humayo, ayaw mong tumagturo. Puro ka module, module, module. Hindi mo ayaw mong i-balance. Puro ka alaga, puro ka tanim. Hindi ka. Hindi mo i-balance. Magbasa ka, pero masahin mo rin ang mga kaluluwa. Hindi nyo balance lang. Hindi nyo balance. Balance. Balance sa pamumuhay. Ganito yung araw na sa subog Batangas. Parang yung nag-isang bomba. Na-revive sila. Just last Tuesday. Revive. May tao pa ko ba rito? Gusto ko rito. So brethren, if you will not make an excuses, if you will not pinpoint others, if you will obey the Lord, hallelujah, God will teach you how to preach, how to cast out devil, how to heal the sick. And while you are preaching, the Holy Spirit will come down and touch people. Amen? Amen. Bababa ang kapangyarihan ng Diyos. Pag sigaw ko, sabi, tulog, oy, nag-isip eh. Itao pa ho ba rito? Amen. Na, pastora, pastor, yung mga member mo ba, mga matatapang ba sa Panginoon niya, mga humahayo ba, nagbibigay ba na ikaputhandog yan? Hindi po. Tanggap lang ng tanggap ng swapper yan, wala naman binibigay. Eh kasi hindi kasi misigaw mag-preach eh. Sigawan mo yan. Magugulat yan. Mag-ingaw mo na ako, magbibigay na ako, ayaw na ako. Nagpag-uwa tayo. Preach with anointing. And they will accept Jesus Christ as their Lord, God, and Savior. They will receive the Holy Spirit. They will be baptized with the Holy Spirit. They will speak in new tongues. They will be encouraged. They will be revived. Hallelujah. They will become a new man, a new woman in Christ. They will fulfill their highest calling in Christ. They will fulfill their destiny. They will commit their lives unto the Lord our God. They devote themselves unto the Lord our God. The church will grow. Hallelujah. They will give their tithes and offerings and even first fruits if you will preach with anointing and with boldness. Amen po ba? Amen. Kapag yung pangangarap, punong-puno ng katapangan at punong-puno ng kapangyarihan, hindi naman ako nagagalit. Nakangiti nga ako eh. Yung mga nagagalit, bagi ka po kayo. Ganun eh. Ang ginagawa, ginigising lang, di ba? Ginigising lang. Siyempre, pag tulog, alam nga naman, gising ka na. Hindi. Gising ka na. Magaya gumising, you give me yan eh. Gising na! Galit ka ata, hindi. Ginigising ka lang. Ginigising ka lang. Palakpakan natin muna saglit si Lord. Totoo po yun, kaya walang kabuhay-buhay yung mga attending. Hindi nagko-commit, hindi humahayo, hindi nag-full-time, hindi nananalang, hindi nag-aayon, hindi nagbibigay ng effort handog. Eh malalam niya mangaral yung mga pastor at pastor eh. Alam mo, iba maraming pastor at pastora habang nangangaral, nag-selfie lang yan eh. Totoo lang. Hindi ka naman nangangaral ng maayos, nag-selfie ka lang eh. Tapos akala mo, nagpe-prayer meeting ng maayos. Hindi naman nagpe-prayer meeting ng maayos yan. Nagsiselfie lang yan eh. Pura ba? Handa na ba siya? Hindi. Nagsiselfie lang. O, di ba? Hindi naman, hindi lumalago yung church. Hindi nag-grow. Hindi nababago yung buhay. Hindi nagbibigay lang kapot handog. Kasi nagsiselfie-selfie lang kayo eh. Pero kung gagawin yung totohanan yan. Glory to God. Nakikinig pa ba tayo? Ito po. Huwag po kayong magagalit sa akin. Buksan po natin ang aklat po ng Gawa 16:4-5.
Gawa 16:4 hanggang 5. Gawa 16:4 hanggang 5. As they traveled from town to town, they delivered the decisions reached by the apostles and elders in Jerusalem for the people to obey. Pakisabi, for the people to obey. Ulitin ko po ulit, ha? Gawa 16:4-5. Gawa 16:4-5. As they traveled from town to town, they delivered the decisions reached by the apostles and elders in Jerusalem for the people to obey. Anong ginawa nila? Sila ay humayo at pinaabot nila ang mensahe ng mga apostoles, yung mga matatanda sa iglesia, upang ang mga Kristiyano ay sumunod. Anong nangyari? Verse 5. So the churches were strengthened in the faith and grew daily in numbers. So the churches were strengthened in the faith and grew daily in numbers. So ang mga kapatiran ay tumibay sa kanilang pananampalataya at lumago ang iglesia. Kaya hindi basta-basta preaching, preaching na puro selfie lang eh. Prayer meeting na puro selfie lang eh. Hindi obra yan. Dapat isang pangangaral na punong-puno ng katapangan. Isang pangangaral na punong-puno ng kapangyarihan. A preaching with full of boldness and a preaching with full of anointing. Amen po ba? And the people who, and the church will be strengthened. And the church will grow. Will grow, I mean will grow. Lalago. Amen po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Amen. Diba? Misan yung pag yung mga magulang, ito po, wala pong biro. Mga magulang, oh, pumasok ka, mag-aral ka. Hindi ka pinapansin ng anak mo eh. Ay, oh, yung ano mo, yung online pag-aaral mo, yung module mo, hindi ka pinapansin. Subukan mo. Bukan ka! Matatakot siya. Mag-aaral na po, mag-aaral na po. Diba? Tama ba ako mali? Oo, oh, misa kinakailangan. Paano eh? May authority na ba? Pag walang authority, aral ka. Eh kung may authority, mag-aaral ka. O hindi ka galit, pero meron ka authority. Tama po ba ako mali? Kanyari, o boss ka. Yung mga trabahador mo, balak bolero. Mga trabahador, panay lang ang make-up ninyo. Hindi naman kayo nagtatrabaho ng gusto. Hindi naman nakikinig yun eh. Pero subuhan mo, mag-aayos kayo ha, trabaho kayo. At pag inayos yung trabaho niyo, mapatasin ko pa yung sahod ninyo, ay lalo magkatrabaho yan. Oo. Kasi ginalitan mo ng authority, di ba? Bibigyan mo pa ng reward. Kaya pa nila, no? May tao pa ho ba rito? Ganyan ang Diyos eh. Pag binago tayo ng Diyos at pabago tayo, ay magugulat ka na lang. Ang daming blessing na darating sa'yo. Upo, magulat ka na lang. Amen po ba? If we want and willing to obey God, blessings will come to us. Continually, abundantly, blessings will overtake us. Amen po ba? Palakpakan natin naman na. Acts 16:4-5 po yun, mga minamahal. Ang pinag-uusapan natin is obedience. Ano bang nag-uusapan? Ano bang title ng ating mensahe pala? God wants your quick obedience from the heart. God wants your quick obedience from the heart. Nais ng Panginoon na mabilis na pagsunod galing sa puso. Makikita rin po natin sa aklat ng Gawa 16:6-15. Gawa 16:6-15. Gawa 16:6-15. Tingnan natin. Gawa 16:6-15. Acts 16:6-15. Lista po kayo. Para kung hindi nyo man niya dala ang Bible ninyo, eh ano? Inyo pong ano? Basahin po sa libreng oras ninyo. Kahit pa ikaw ay pastor ka na, apostol ka na, ibang listahan, bishop pa na, maglista ka. Kahit nagpapaawit ka, maglista ka habang hindi ka pa nagpapaawit. Huwag lang tumutugtog ka, hindi ka makakapaglista. Tama po ba ako ron?
Pero hindi ka naman maawit mag-ista. Lagi yung magandang halimbawa ka pa. Amin po ba? Ano po yun? Kapag hindi ka pa tumutugtog, maglista ka. Hindi ka naman tumutugtog eh. Ang magiging magandang halimbawa ka pa, makikita ka ng mga tao. No, si sister, umaawit yan, tumutugtog yan. Pero habang di umaawit, hindi tumutugtog. Naglilista, grabe. Kaya pinapagpala yan eh. Ang ganda pa ng kotis. Amen. Gawa 16:6. Nakita naman ninyo? Tinatira. Acts 16:6-15. Paul and his companions traveled throughout the region of Perea and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So they passed by Mysia and went down to Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, "We got ready at once to leave the Macedonia for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel in them." Merong lugar na papasukin si Pablo at yung mga kasama niya. No? Paul and his companions wants, no, to preach in Bithynia. But the Lord forbid them. Binawalan sila ng Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Huwag dyan. Huwag dyan. So habang sila natutulog sa gabi, during the night, Paul had a dream that a man is calling them in Macedonia. Habang siya natutulog, merong lalaking kinakawayan siya. Pumunta ka rito sa Macedonia. Nakikinig po ako tayo. Amen. Amen. Kaya alam mo, kung talagang gusto mong sumunod sa Diyos, tinatanong mo ang Diyos eh. Nakikipag-usap ka sa Diyos. Panginoon, ano po ba ang gusto mo sa buhay ko? Sino ba ako sa iyong harapan? Magkano ba talaga ang gusto mong ibigay ko? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa buhay ko? Hindi yung sinusunod mo ang sarili mo. If you really want to obey the Lord, you are asking the Lord, "How much will I give? What do you want me for my life? What will I do? Where will I go?" If you want to be blessed by God abundantly, and if you want to go to heaven, nakikinig pa ho ba tayo? Alam niyo, makinig po kayo maiinit. May mga panahon na hindi ako nakakatulog. May mga panahon na halos buong gabi ay wala akong tulog. May mga oras na bigla akong iiyak, bigla akong pipikit, at bigla akong napupuspos ng kapangyarihan ng Diyos. Pinapahintulutan ko lang siya. Kagaya nung nakaraan, naramdaman ko na lang na pinupuspos ako ng kapangyarihan ng Diyos. Sobrang hagulgul ko, sobrang iyak ko, sobrang luhod ko. Yung pala, kinamartisan, magtuturo pala ako ng nasubo Batangas. Pagdating ko doon, parang silang hinagisan ng bomba, revival sila. Nagiginig to ako ba tayo? Amen. If the Lord is talking to you to pass, then fast. If the Lord is talking to you to give this amount, give that amount. If the Lord's talking is telling you to go full time, then go full time. But the Lord wants you to do it. Many times I cannot sleep. I just moan and groan and travail and pray overnight without sleep. Like what did happen to me just last week. Not knowing last Tuesday I will go to Nasugbo, Batangas. And revival did happen, took place in Nasugbo. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Hindi pinipilit natin yung gusto natin.
Kaya hindi tayo nagagamit ng Lord mightily effectively, kaya tayo hindi napapagpala. Pinipili kasi natin yung gusto natin. Alam nyo, huwag tayo nagagalit sa preaching. Pag nagagalit ka sa preaching, nasasaktan ka sa preaching, na-open ka sa preaching, hindi ka mag-grow. Tama? Hindi ka lalago. Kasi ang nanay at tatay, nagagalit sa anak yan. Pag hindi mo pinagalit, hindi mo mapagbogbogin, ha? Iba yung sakting kita. Walang ganun. Nagmurin mo murahin. Okinawa, Japan. Huwag din ganun. Pag mong murahin, pag mong sutakin, pag mong bugbogin, pag sabihin mo, pagalitan mo. Hindi ka nag-aaman. Umayos ka. Tama ba yun, mali? Tama yun. Hindi mo naman sinasapak eh. Hindi mo naman sinisinturon. Pinapagsabihan mo lang. Mag-aral ka. Tapusin mo muna pag-aaral mo. Tama yun. Kumain ka ng maayos para tumaba ka. Iwasan mo yung bawal, matamis, maanghang. Kaya ka nararayo mo, mahilig ka sa beans. Bawasan mo. Kaya ka may kidney trouble, mahilig ka sa maala. Tama yun. Walang masama ron, tama po ba ako? Ganon din ang preaching. Kinukorek, tinutuwid tayo. Hindi ka binubugbog, hindi ka sinasakta, hindi ka sinisip, hindi ka binumura. Kinukorek ka, tinutuwid ka, inaayos ka. Parang nung ako'y nagsi-CIT. Kanang balikot, no! Di ba? Patakdokot! Oh. Pag naagad, pag yung lumaki yung tiyan ko, tabaki! Chasap! Yes, sir! Yes, sir! O, di ba? CIT ka eh! ROTC ka eh! Hindi pwede CIT ka, ROTC ka, ganyan lakad mo. Talagang, stomachin! Stomachin! Chasap! Yes, sir! Totoo yun! Di ba? Atin naman yung mga sundalo, di ba laging, di ba yung mga sundalo, di ba laging umaayos yung buhok? O sundalo yan eh. Oh. Hindi pwedeng long hair sa atin, sundalo yan eh. Pag mahaba na yung buhok niyan, sasabihin ng mga seferon ka na, magpakapit ka na. Ganun din. The Lord is disciplining us, training us, equipping us. So don't get mad, don't get offended. May tao pa ho ba ito? Naunawaan po ba natin? Nakapagtanim na po ba kayo? Di ba pag nagtanim kayo, minsan yung tanim ninyo, dumaganyan, di ba? Anong ginagawa sa tanim nyo? Di ba tinatayo nyo? Minsan nilalag nyo ng sangkay, tama ba? Tama ba? Nyari puno ng kamatis, biglang hinangin, itatayo nyo, lalagyan nyo ng sangkay, tama? Hindi nyo mababayaan. Ganun din. Pag bumigay, huwag na, bumabagsak na, sinasangkayan din yan. Tinutulungan din yan, sinasangkayan din. Nakikinig pa ho ba tayo? You know, the Lord is purifying us, the Lord is cleansing us, the Lord is training us, equipping us. So don't be offended. Nakikinig pa po ba tayo? Minsan sa totoo lang, maraming mga Kristiyano, maraming leader, napapagsabihan ng papagalitan talaga. Kasi, sasabihan mo, ito, gawin mo ito. Opo, opo, kahit mga anak, opo, opo. Mas pagkatapos, pagtingin mo, asan yung ginawa mo? Wala po. Nakikinig pa po tayo. O, ganun. So, kailangan na tayo marunong. Amin po ba? Eto yan. Di ba nakita mo si Pedro nung nag-fall si Pedro? Inayos lang nun si Pedro eh. Pagbalik ni Pedro, iba na siya. Ito ang word ng Panginoon, di ba? Pedro, pagbalik mo, palakasin mo sila. Eh kung si Pedro, nag-iinarte. Hindi na ako haapin. Lilipat na ako. Doon ako kay ano, kay Judas. Hindi. Di ba? Sabi ng Panginoon kay Pedro, ito pakinggan ninyo. Pedro, alam mo, sinasabi mo, handa kang mamatay sa akin? Oo, hindi yan totoo. Isang araw, ipagkakanulo mo ko 3 beses. Pero pagbalik mo ha, palakasin mo sila. Hinihintay ng Lord ang pagbabalik niya. Pinapagsabihan siya, hindi para saktan.
kundi para baguhin. Ay, kung nag-inarte si Pedro, we, mahal na ka sa buhay mo. Hindi na ako ate, lipat na ako. You know, if you will not accept correction, you know, you will not be strengthened, you will not be matured. If you will transfer from one church to another, you will not grow. You will not be disciplined, you will not be trained. Because you are transferring from one church to another, to another, to another, to another. Kaya sabi, bakit hindi ka bumabalik sa mga kamag-anak mo? Magulo yung mga kamag-anak ko, kaya kung kani-kanino ako nakikitira at nakikikain. Hindi magulo yung mga kamag-anak mo, ikaw ang magulo. Amen? Kaya kakayo tanggapin ang kamag-anak mo, ikaw ang magulo. At kung saan mang magugulo yan, maaayos yan kasi maayos ka. Amin po ba? Glory to God. So brethren, don't be offended. If the Lord is training us, equipping us, purifying us, strengthening us, so accept it. Amin po ba? Accept it. Like what He did to Peter. The Lord Jesus Christ plainly and clearly tell to Peter, Peter, you will deny me thrice. But I will wait for your return. And as you return, strengthen the brethren. Ang sarap dun eh, no? Nag-backslide ka, nanghina ka, nanglamig ka, nawala ka. Pero pagbalik mo, iba ka na. Hindi ka na uling magbabackslide, palalakasin mo na sila. Amen? Di ba? Ang sarap dun? Ang sarap dun, yung nanghina. Alam mo, hindi naman masama yung... Ibig ko tukuyin ganito. Hindi ko sinasabing mag-fall ka, mag-backslide ka, manghina ka, manlamig ka. Hindi na ibig ko tukuyin. Ang ibig ko tukuyin, pagbabalik mo, hindi ka na uling nag-backslide, iba ka na. Ibig sabihin, nagbago ka. Yun ang gusto kong tukuyin. Amen? I am not happy. The Lord is not happy if you will go backslide. But the Lord will be happy if you will return. And as you return, you will serve Him 100%. Yun ang gusto na tayo. Kaya sa mga nanghina, nanglalig at nangawala, bumalik kayo sa Panginoon. Ibalik natin sila sa Panginoon. At sana at naway pagbalik, matibay. Matatag malakas. Amen po ba? Matagumpay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So brethren, in the book of Acts 16:6-15, you know, Paul and his companions forbidden by God to go to Bithynia. But rather, allow them to go to Macedonia. And as they go to Macedonia, their ministry to God became fruitful. Naging matagumpay ang ministry nila sa Macedonia. Amin ba? At naborn again ang mayamang si Lydia, naging supporter nila. Natawag mo ba rito? Lydia got born again, a rich woman, and became the supporter of the church. If you know to follow the leading of the Holy Spirit, you will evangelize more souls and you will find more supporters. Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Ay kung masuwayin sila, walang naligtas. Walang supporter na kagaya ni Lydia. Listen very carefully. I've been in the full-time ministry for 33 years. 33 taon na akong full-time. Pero hindi po ako naghirap. Sapagkat marunong akong makilig sa Diyos. Kung saan ako pinapapunta ng Lord, doon ako pumupunta. Kahit masakripisyo, mapagod, mahirap, pumupunta ako. In my 33 years in the full-time ministry, no salary, just allowance. You know, God never leave me nor forsake me because I always obey the Holy Spirit. Kaya yung mga full-time workers na nagugutom, baka hindi masunurin sa Diyos yun. At yung mga pastor at pastora na hindi na nga full-time, nagugutom pa rin, baka hindi masunurin sa Diyos yun. At kung ikaw ay nag-full-time at masunurin ka sa Diyos, hindi ka magugutom. Kasi pagpapalain ka ng Diyos, pati ang pamilya mo. Palakpakan natin ang Panginoon.
If you are obedient to God, whether you are full-time, having no salary, the Lord will bless you and also your family because you are obedient to God. Even though you are not full-time, you are working and you have job, if you are disobedient to God, then the Lord will not bless you because you are disobedient to God. Nakikinig pa po ba tayo? Acts 16:6-15. And lastly, John 21:18. Lastly, John 21:18. Juan, dito na po ako magbawakas. Juan 21:18. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Again, Acts 21:18. Very truly, I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want you to go. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, nung ikaw ay bata pa, nasusunod mo, sarili mo lang ang sinusunod mo. Pero nung ikaw ay nag-mature na, hindi na ikaw nasusunod sa sarili mo, ang Diyos na. Amen. Kung ano ipapasuot sa iyo ng Diyos, susuotin mo. At kung saan ka pupunta, pupunta ka. Nakikinig pa ba tayo? You have to be matured and you have to grow and be matured in Christ. Nakikinig pa ba tayo? Alam mo, kahit ayaw mo makasama yung mga taong yan at gusto ng Diyos ang makasama, makasama mo. At kung ayaw, kahit na ayaw mo pumunta sa mga lugar na yan, kung gusto ng Diyos na makapunta sa, gusto ng Diyos na makapunta kayo sa lugar na yon, go. Kahit na ayaw mo ibigay yan, kung gusto ng Diyos na ibigay mo yan, go. Kung kahit na ayaw mong gawin yan, kung gusto ng Diyos na gawin mo yan, go. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Ganun yun. Are you still with me? Alam mo si Kristo? Pinuntahan niya yung mga makasalanan? Kasi nangangailangan yun na awa siya eh. Tama? Nangangailangan yun na awa siya. Ganun ang paghayo. Kung saan may nangangailangan at nakakaawa, pumunta ka. Alam mo nung bagyo ng ano, Ulysses? Naawa ako, nahabag ako sa maraming tao, nilubog ng bahay. Nag-withdraw ako. Sinama ko yung anak ko, nag-grocery kami. Nabigay kami ng tulong sa tumanak. At pagkatapos kong ginawa yun, ang dami na rin nag-withdraw. At ang dami na rin tumulong. Amen. Are you still with me? You know, during the typhoon Ulysses, I withdrew from my bank account. And I asked my eldest son to go with me and buy some groceries to help those who are affected by typhoon. And after that, many followed us, imitate us, and sent their monies and goods to us to help us in the ministry of compassion, distributing relief goods to the needy, doing donation drive. Nakikinig pa ba tayo? Amen. Naanumaan po ba natin? Amen. Makinig pong maigi sa akin ang lahat. Marami mahal daw ang Diyos. Eh, hindi nga maibigay ang kapatan doon eh. Paano mo sinasabing mahal mo ang Diyos? Hindi ka nga umaate, hindi ka nga humayo. Hindi ka nga umaate ng Sunday. Sasabihin mong mahal mo ang Diyos, tapos pinapapunta ka sa lugar na yun, hindi ka naman nagpupunta. Nagpipiling pa ho ba tayo? If you truly love God, then you will obey God. You will give your tithes and offerings to the Lord. You will attend. Oh. And you will also go
wherever the Lord lead you, nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? The harvest is plenteous, but the workers are few. Napakaraming aanihin, kukunti ang mga manggagawa. Nakikinig pa ho ba tayo? Eh marami, puro lang IG, puro lang Twitter, puro lang FB, puro lang YouTube. Hindi naman humahayo. Narinigin pa ho pa tayo. Yung iba, tanong lang ng tanong. Magkano babayaran? Magkano pang kulang? Hindi mo kailangan pagtanong. Hindi mo kailangan magtanong kung ilan ang babayaran. Ibigay mo ng maayos ang ikapumutanong. At kung gusto mo pang pagpalain, ibigay mo yung purpose. Huwag ang tanong ng tanong. Kasi kung nagtatanong ka ng babayaran at bibilin, ah, napakaraming babayaran, napakaraming bibilin. Amen po ba? At kung lalakihan mo pa, tingin mo sa magandang lalaki sa harapan, kung lalakihan mo pa ang bigay mo, bibili na natin ito. Huwag ka ng tanong. Amen. Bigay mo. Bili natin ito. Yung tanong ng tanong. Magkano bang kula? Magkano bang papayaran? Ano? Tendero kami ng taho? Tanong ka ng tanong. Bigay mo. Ikaw po mo tanong. Bigay mo, pastor po. Kung gusto ko pa, magbigay ng malaki. Kausapin mo. Kung nakatanggap kami ng malaki, bili na namin ito. Huwag nyo nang bilhin, hindi nyo na yan. Amen! Narinito pa tayo? Nakunawa mo ba ninyo ako? Amen. Ang nagbibigay na ikaputan doon perspors, hindi nagtatanong. Pagtanggap mo ng 10 piso, ihiwalay mo yung piso. Hindi tanong ka ng tanong, magkano kulang dyan? Huwag kang magtanong ng kulang. Ibigay mo ng maayos ang ikapumutan doon. At kung gusto mo pang pagpalaan, ibigay mo ang first verse mo. No need to ask what will we buy. No need to ask. Just give your tithes and offerings and even first fruits honestly to God. We will buy this, we will buy that, and we will go to this. Nakikinig pa ho ba tayo? May tao pa ho ba rito? Pwedeng magtanong ng kulang kung nakapagbigay ka na at kulang pa. Amen, di ba? Binigay mo na, ikaw po maghando para hindi pa sapat. Magkano pang kulang, dadagdagan ko pa yan. Pwede yun. Pero yung hindi ka pa nagbibigay ng ikaw po maghando, tanong ka ng tanong, it's not good. You have to be first. You have to tithe and offering to the Lord. And ask. If it's not yet enough, sufficient. So you can add more. But you can give first. You have to give first your tithes and offerings to the Lord. Nakikinig po ba tayo? Amin po ba? Amen. Kaya ano sabi ng group kay Pedro? Pedro, nung bata ka pa, ikaw nasusunod sa sarili mo eh. Kung anong gusto mong damit, susuotin mo. Kung saan mo gusto pumunta, pupunta ka. Pero hindi na ganun. Darating ang panahon, hindi na yung gusto mo ang nasusunod. Ako na ang Diyos na. May tao pa ho ba rito? So God wants quick obedience from God. God wants great obedience from the heart. May tao pa ho ba rito? Tayo lahat ito ngayon. Habang tayo lahat ay nakatayo, nakayaw at nakatikit, while we are standing, if you are a sinner, God wants you to be saved and that Jesus died for you. And God wants you to obey quickly from the heart. God wants you to give your tithes and offerings, even first fruits, here, not to anybody, not to any ministry. Send it here. Pray and fast. Connect and establish KOJF Church, Kingdom of Jesus Fellowship Church in your area, in your family, in your house, in your school, in your office, in your place, in your province, and in your nation. Connect. Sunod sa Diyos, pumingin ng tawad, magbagong buhay na. Ibigay ang ikapotandog na may katapatan, pati na ang first fruits. Manalangin, mag-ayuno, mag-prayer meeting, mag-overnight. Kumunit, itayo ang KOJF Church sa inyong tahanan, sa inyong eskwelahan, sa inyong opisina, sa inyong lugar,
sa inyong bansa, sa inyong probinsya. Ang church mo na walang Monday, i-connect mo rito yun, ipasakop, ipailali mo. So many churches, no Monday. Connect to this church, to this apostolic church. Hindi dumadalo, puntahan natin. Hayuan natin. Magsakripisyo tayo. Magkaloob tayo. Tumugod tayo. Yung mukha ang lahat at umigit, bow on your hands and close your eyes. If you want to cry, just cry. Because I know that if He needs me, Jesus always cares for me and gives me joy in my heart. Willing to be the crown of my life. Lord, I want to serve you. Lord, can we lift our hands? Bow our heads and close our eyes. Yung mga tamigit, tapos mo mga kamay, patungo ng langit. Lahat ng mga narito, nakikinig at nanonood. To those who are watching and listening out there, bow your heads and close your eyes. If you want to cry, you can cry. If you want to give yourself 100% to God, now do it. No excuses, no reasonings, no advice. Give your tithes and offerings and even your prayers for here. Not to any church, not to any other ministry. Connect. Be a part of this ministry. Establish the KOGF church in your house, in your school, in your office, in your place, in your province, in your nation. Your church that has no mandate. Let it be submitted here. For the man of God and my family and the kingdom of Jesus fellowship. If the Lord is calling you to go full time, then go full time. Kung tinatawag ka ng Diyos para mag full time ka. Kung ano pinapagawa, pinapagbigay ng Diyos, gawin mo. Pinapahayo nga, pinapaturo yung mga pinapaturoan yung mga taong yun. Gawin mo. Habang kayong lahat ay nakayukot, nakapikit, daman-daman niyo ang panawagan ng Panginoon. Ano mo yun? Hindi ka pa dumating sa lugar na ito, daman-daman mo na ang panawagan ng Diyos. Wala ka pa rito, daman-daman mo na ang panawagan ng Diyos. Lalo na habang nakikinig ka, nanonood ka, daman-daman mo ang panawagan ng Diyos. Yes! Before you watch, before you listen, before you come here, you know the Lord is calling you, calling you, calling you, and calling you. You know it, alam mo yun. Kinausap ka na ng Diyos. Sinabi na sa'yo ng Diyos, magbagong buhay ka na. Magdamit ka na ng landas. Kasi mamakatay na pupuntahan ng impyerno pag hindi mo sinuko ang buhay mo sa Panginoon. Kinausap ka na ng Diyos para maglingkod, para magpunta, para gawin ang kalooban ng Diyos. Para manalangin pa kayo na mag-overnight, ibigayang kaputatog at ang pastor sa mga tahanan lingkod ng Diyos. Ipatanangin at ipagkayuno kasama ang pamilya at ang Kingdom of Jesus Fellowship. Alam mo yun? Alam mo yun? Alam mo yun? Ang araw na ito ay confirmation na lang. This is just a confirmation. What the Lord did tell you before. Ang tanong kung saan ka, kung sa Kingdom of Jesus ka ba talaga? Oo! Napakalaking oo! Matagal ng oo! A big, big yes! Jesus always
and cry and cry. At habang kayo umiiyak, pakinggan mo ito. Ang kagalingan mo't himala ay nangyayari at nagaganap. Mula ulo hanggang talampakan, mula balat hanggang kaloob-looban, mula dugo hanggang buto, hanggang apa, atay, lapay, bitukan, hanggang puso, hanggang dugo. I rebuke the cancer. I rebuke the coronavirus. I rebuke the liver problem, kidney problem, skin problem, eye problem, hair problem. All sicknesses and diseases, all problem in your body. Palpitation, anemia, high blood, hypertension, glaucoma. All kinds of sicknesses and diseases. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Lahat, all cease, all tumor, out in Jesus' name. Diabetes, out in Jesus' name. Utang, out in Jesus' name. Death, be canceled in Jesus' name. Myoma, be hit in Jesus' name. Kuraba, kandaraba, hataraba, hatte! Makakita ka, makalakad ka, makarinig ka, makapagsalita ka. Let the blind see. The lame walk, the deaf hear, and the mute speak. Yes, Lord. Palakas, palakasin mo siya. Iligtas mo siya. Pagalingin mo siya, gawan mo siya ng himala. Baguhin mo siya. Pagpalain mo siya, pasaganain mo siya. Tagalin mo ang cancer sa kanyang katawan. Ang diabetes, ang ulcer, ang tumor, ang cyst, ang panglalabo ng paningin. Tanggalin mo ang hugol, tanggalin mo ang mayoma. Tanggalin mo lahat ng kahirapan. Bigyan mo siya ng magandang trabaho, bigyan mo siya ng magandang negosyo. Bigyan mo siya. Panginoon, wala ka pong kakaligtaan sa lahat ng narito. Wala kang kakaligtaan sa lahat ng nakikinig at nanonood. Lahat ay binabago mo, pinapatawad, pinapagaling at ginagawa ng himala. Binibless at pinupromo. Ang lahat ay pagtatagumpayin mo. Ibabalik mo ulit sila sa maganda nilang posisyon at sa maganda nilang pwesto. Ipupromote mo muli sila. Ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, iingatan mo at pagpapalain, pasasaganain, mabaguhin, tutulungan, gagabayan, maproteksyonan. Including their loved ones and relatives in different parts of the world. They will also be saved, be healed and be blessed, be protected, be guided and be governed by your Holy Spirit. Tinutulungan mo ang bawat isa sa pag-aaral nila. Ang kanilang pag-aaral, trabaho, negosyo at buhay ay tinutulungan mo. Yes, you are helping them in their study, in their job, in their business. They will excel and they will prosper in Jesus' name. As we sing this song, possess your healing and your miracle now. Habang inaabit ito, tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang himala. Magaling ka na.
Kristo, sasayaw, dadalong, mag-life stream, mawabas party ka, mag-full time ka, mag-lilingkod ka, mangangarin ka ng tuloy-tuloy, dadalo ka ng tuloy-tuloy, at magbabago ka ng tuloy-tuloy. See you again for the very last time. Yes, Lord, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Babalik ka sa pananalangin, pag-aayun at pagpupuntay. Babalik ka sa pagpaapat, papaayot at pagtugtog. Hindi ka na makakatanggi. Mapupuntay ka na at lubusan ka ng maglilingkod sa Diyos. You will attempt to continually, you will give to continually, and you will go full time continually. Papalig lahat ng ministeryo ng Panginoon. Pasalamatan mo ngayon ng Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos. Give thanks to the Lord. You that are here and you that are watching. Give thanks to the Lord. Hallelujah. Those who are watching and listening out there, send your tithes and offerings and first fruits here. Pray and fast for the man of God and family and the kingdom of Jesus fellowship. Connect with us. Be submitted and be under this ministry. Be a part of this ministry. Put up, establish the KOJF Church in your home, in your office, in your school, in your place, in your province, in your nation. We are in a true church, in an apostolic church, bringing the word to the real salvation of Jesus, to receive healing and miracle from the Lord, to experience the goodness and faithfulness of God, and bringing the word to the highest and calling and perfect destiny in Jesus Christ. Nasa totoong gawain ka, totoong iglesia ka, na dinadala ang buong mundo sa totoong kaligtasan ni Kristo, makatanggap ng kagalingan at himala at maranasan ng kabutihan ng Diyos. Dinadala sa pinakamataas na pagkakatawad at siyang napatutunguhan kay Kristo Jesus. Muli lang magpa-check up, magpa-x-ray, magpa-laboratory at makita mo magaling ka. Have an x-ray again. Have a CT scan, have a laboratory, have an ultrasound. And you will find out you are healed completely by the blood of Jesus, by the word of Jesus. Salamat po, Ama, ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa lahat ng mga nakikinig at sige po, umupo muna tayo saglit. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, marami pong kaparaanan para ipadala ang inyong mga ikapwa tando. Mag-PM po kayo. O mag-text o tumawag po kayo. Una, PM. Pangalawa, text tawag, 0998-989-2963, 0917-152-1963, 0917-152-1963, 0998-989-2963, 0917-152-1963, 0998-989-2963, kung mag-PM dito. There are so many ways to send your tithes offering first fruits, your financial support, to the Western Union, MPC, Cebuana Luminaire, GCAS, BDO, BPI, so many ways. Panawan, so many ways. Para po maibigay ang inyong mga ikaputando. I am also waiting for your testimony. Good testimony. How the Lord bless you, heal you, do what the Lord did unto you. Hihintayin ko po ang inyong mga testimony. Nagdadalo po kayo sa mga gawain natin. Marami tayong kapatid buong mundo. The KOJF is scattering all over the nations of the world. Glory to God. And many churches are connecting with us through this apostolic ministry. So bigyan po ng sobre ang bawat isa. Sige po, huwag kayong matakot. Huwag niyo muna hingan. Bigyan niyo muna ng sobre. Huwag kayong matakot na hindi bigyan ng sobre. Lahat ng attending, bigyan niyo ng sobre. Lahat ng mga pastor at pastora natin, all pastors and pastoras, every time
Bible study, midweek service, and all services. Give all the attendees offering and belong. Give them chance to give and give them chance to be blessed. So if, and they will accept the challenge. Lahat po. Bigay ko lahat ng sobrang. Yung ayaw, wala tayong magagawa. Ayaw eh. Yung wala, wala tayong magagawa. Wala eh. Pero pag meron yan, pagpapalain ng Diyos yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya yung mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo, pag wala kayong offer na envelope, magpa-serox kayo. Pag wala na kayong trucks, magpa-serox kayo. At ipadala nyo ng maayos dito ang mga kapatandog, ha? I-relic lahat ng koleksyon. Padala sa main church, don't be like Judas. Remit all the collection. Belong it to God. So habang tayo ay nagbibigay, baka mayroon pang gustong sabihin sa Pastor Roa, o wala, ay ipanalangin kayo na ang mga million at billion at trillion ay dumating sa inyo. Tawagin natin si Pastor Roa. Yan. Belong it to God. Yan. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Belong it to God. Praise God. Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Yung lahat ng palakpak para sa Panginoon. Praise God. Alam niyo po, kanina iniisip ko, no, parang kailan lang tayo ay nanggaling sa matinding, masasabi natin may matinding epekto sa ating lahat. Lalo na sa mga naghahanap buhay, lalo na sa mga kumikita ng pera. Pero alam niyo po, ito ang pinakamaganda sa lahat. Basahin natin ang Haggai chapter 1. Sabi po dito sa verse 3, sabi po, "Then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses, while this house remains a ruin? Now this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your full or your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it." Yan. Sa Tagalog po, ang Haggai ay yung Ageyo. Yung Ageyo ay nasa lumang tipan. At kung ipapaliwanag natin sa Tagalog, kunestyon ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta Ageyo ang mga Kristiyano. Sabihin na natin, katulad natin sila na tayo ay mga... Sino ba dito? Taas nga kami ng mga tunay na Kristiyano. Yan. Ang sabi doon ng Panginoon, kung ipaparaphrase mo o yung gagamitin natin, yung salita natin ngayon, nakukuha mo tumira sa mga tahanan, sa tahanan na maganda. Amen? Samantalang nakikita mo na ang tahanan ng Diyos ay napapabayaan. Amen? Ang ibig sabihin nito, hindi ibig sabihin na ang ganda ng bahay mo, diyan ka nakatira, ba? Ang ibig sabihin nito, hindi mo ba nakikita na sa kabila ng pangangailangan mo o maliban sa pangangailangan mo, ay meron din pangangailangan ng church, ang iglesia, o ang templo ng Diyos, ang bahay ng Panginoon. Amen? Lahat ng pangangailangan mo, sinusupply mo. Naunawa natin? Lahat ng needs ng bahay mo, natutugunan mo. Nakakapagbayad ka ng kuryente, nakakapagbayad ka ng tubig, nakakabili ka ng pagkain. Amen? Nakakapag-aral ka. Pero ang tanong na
nabibigay mo ba ng tapat ang iyong ikapot handog? Amen? Baka naman napapabayaan mo ang pagbibigay mo. Naunawaan po natin. Kaya sabi dito ng Panginoon, nagtatanim kayo ng marami, ngunit umaani kayo ng kaunti. Naunawaan natin? Nagtatanim daw ng marami, pero kaunti lang ang inaani. Kumakain daw, pero parang hindi sapat. Nagdadamit daw tayo, pero hindi tayo, parang kung sa malamig na panahon, hindi tayo naiinitan. Umiinom tayo, ngunit hindi tayo nabubusog. Dahil ang mga pera daw na kinikita natin, kapag hindi natin inuuna ang bahay ng Panginoon, ang mga salaping kinikita natin, anumang uri ng hanap buhay mayroon tayo o negosyo na mayroon tayo, kapag hindi natin binibigay ng tapat sa Panginoon ang ikapot handog, ay para lang daw itong inihuhulog sa buslo o sa bulsang butas. Na ibig sabihin, nawawala rin. Amen? Nasasayang na ibig sabihin. Kaya sa mga tunay na Kristiyano, tinuturo ang tamang pagbibigay. Tamang pag-iikapot handog. Lagi natin sinasabi, ano ba ang ikapo? Ito yung ikasampung bahagi ng iyong kinita. Kapag hindi 10% ang binigay mo, ibig sabihin, hindi yan ikapo. At kapag hindi 10% ang binigay mo, ibig sabihin, ang sabi ng Malakay, nagnanakaw tayo sa Diyos. We are robbers of tithes and offerings. Amen? At gaya na sinabi ng lingkod ng Diyos kanina, ang mga robbers ng tithes and offerings at ang mga robbers ay pupunta sa? Sa impyerno. Kasi walang pinagkaiba yun eh. Robbers ng pangmundo o ng pang-anumang bagay sa mundong ibabaw na ito, magnanakaw ng kahit na anong bagay o kahit na gaano pa yan kalaki, at ang magnanakaw ng ikapot handog ay parehas na magnanakaw. Amen? Walang level. Parehas na magnanakaw. So, kung tayo ay hindi nagbibigay ng ating ikapot handog, tayo daw ay nagnanakaw. Amen? So, dahil tayo yung mga tunay na Kristiyano, tinuturuan tayo ng tunay at tapat na pagbibigay. Dahil kasama at kasabay ng ating pagsunod, di ba tinuruan din tayong manampalataya? Amen? Nananampalataya tayo na ang ating ibinigay ay ibabalik din ng Panginoon sa atin. E paano kung puro faith ka lang, sabi ng James? Kung puro faith ka lang pero hindi mo naman ginagawa, di ba pastor? Naniniwala ka na pagpapalain ka ng Panginoon. Naniniwala ka na tutugunan ng Diyos ang iyong pangangailangan. Kaya lang wala kang action na ginagawa. Ang sabi ng James, faith without deed is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So kung hindi tayo umaaksyon, sinasabi sa atin lagi na kapag ikaw ay nagbigay ng ikapot handog, pagpapalain ka ng Panginoon. Na ibig sabihin, meron ka munang gagawin. Ano muna yung gagawin mo bago ka pagpalain? Magbigay ka muna. Amen? Yan ang ginawa ni Abraham. Si Abraham ay kinilalang righteous person ng Panginoon and friend of God dahil sa aksyong ginawa niya. Ano yung aksyon na ginawa niya? Nung hiningi ng Panginoon sa kanya si Isaac, anong ginawa niya? Pinigilan niya ba? Kinuberan niya ba si Isaac? Isinupot niya ba si Isaac para hindi makita ng Diyos? Hindi. Inoffer ni Abraham si Isaac. Doon nakita ng Panginoon na yung pananampalataya ni Abraham ay mayroong kalakip na gawa. Kaya sinasabi ng James 2:20-24, his faith and his actions were working together. Ang kanyang pananampalataya daw at ang kanyang paggawa ay magkasabay niyang ginagawa.
Mateo 6:33. Alam na alam niyo yan. Kapag inuna natin ang kaharian at ang katwiran ng ating Panginoon, idaragdag niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. So this is a give and take relationship. Meron kang aksyon na gagawin. Magbibigay ka at ikaw ay bibigyan din naman. Amen? Kapag ang tao ay lagi na lang binibigyan, binibigyan at binibigyan, kawawang tao po yun. Pero kapag ang isang tao ay nagbibigay, nagbibigay at nagbibigay, siya ay pinagpala. Amen? Naalala ko po nung kasagsagan ng ECQ, Enhanced Community Quarantine. Ang marami ay nagre-reklamo. Nagugutom na kami. Mamamatay na kami sa gutom. Kasi hindi makapaghanap buhay ang mga tao. Pero diba merong mga dumarating na mga relief goods? Merong mga 5 o hanggang 10 kilong bigas? Merong mga delata na siguro mga 10 pieces to 14 pieces na ilang beses dumating at pinamigay ng mga barangay? Amen? Pero still ang mga tao ay nagre-reklamo. Pero alam niyo po ba yung aming relief goods na iyon ay naipon ko? Kasi hindi naman namin kailangan ng relief goods na yon. Pero syempre binibigay, alam nga naman tanggihan mo. At doon sa lugar namin, nung kung saan kami na lockdown ni Danny, kaming dalawa lang, ay talagang matindi yung pagbibigay nila. Talagang hindi nila binubulsa. Hindi nila ipinabahay yung mga relief goods. Talagang ipinamigay nila. Kaya ang ginawa ko, inipon ko. At pag dumarating yung mga truck ng basura, yun ang pinamibigay ko sa kanila. At yung mga kapatid na nagtetext na o mga kakilala na wala na kaming makain. So nagbabayad ako ng Grab para ipadala sa kanila yung mga pagkain na yun. At alam nyo, ito ang nakakatawa ng mga panahon na yun. Di ba hindi pwedeng lumabas? At meron kang quarantine pass lang kung sino lang ang pwedeng lumabas sa isang tahanan. Pero alam nyo po, nagtataka rin ako sa sarili ko bakit sa loob ng isang linggo, 2 beses akong nag-grocery. Samantalang 2 lang kaming tao sa loob ng bahay. Amen? At pagbalik ko, ang dala-dala ko, box-box na grocery. Kasi ayoko na mipili ng paunti-unti. At naipon ko na naman yun. Sabi ko, Lord, hindi naman ako nagpapanic buying, pero bakit gusto kong mamili? Kasi yung mga pinapamili ko na yun, yun din yung pinamibigay ko dun sa mga nagtetext sa akin na wala na kaming makain. Amen? At yung mga nadadaanan dahil naglalakad lang, walang sasakyan, paglabas ko ng bahay, meron akong mga bit-bit na kung ano-ano. Kasi ang dami ko nakikita sa kalye na naglalakad, ay nakatambay mga bata, mga street dwellers na namamalimos. So, nung nakita ko noong unang beses yun, sabi ko makapagdala nga ng pagkain. Pagkain man lang mabigay sa kanila. Ang pinagtataka ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, enhanced community quarantine at sinasabi nilang napakahirap ng buhay. Pero kahit na gano'ng kaliit na porsyento ng epekto nito, hindi ko naman naramdaman. Alam niyo, isa lang naramdaman ko, nalungkot lang ako kasi hindi ako makalabas ng bahay. Amen? Hindi kami makapunta rito. Diba? Kaya, anong point ko? Sa gitna ng pangangailangan ng buhay at dun sa katulad ng naranasan natin, dun mo mapuprove na ang Diyos gumagawa sa buhay mo. Kailan ka aaksyon? Kailan ka magtatanim sa Panginoon? Sasabihin mo, sa susunod na lang, pag mayaman na ako. Hindi po. Ngayon pa lang nawala ka, magtanim ka na sa Panginoon. Kasi sa mga oras na darating na hindi natin inaasahan, ang Diyos naman ang kikilo sa buhay natin. Amen? Kaya huwag natin i-withhold yung kung ano yung pinapabigay ng Panginoon. Yung tithes and offerings, yan ay
impormasyon ng lahat ng tunay na Kristiyano, mga nanonood at nakikinig. Yan po ay obligasyon ng mga tunay na Kristiyano. Do not neglect the house of the Lord, ang sabi ng Nehemiah. Huwag mong pabayaan ang tahanan ng Diyos. Dahil sa tahanan ng Diyos, lahat ng pangangailangan para palaganapin ang salita ng Panginoon ay nandiyan. Kaya huwag mo nang tanungin kung ano pang pangangailangan. Kasi laging may pangangailangan. Laging may babayaran. Laging may gagastusin. So ibigay po natin ang ating ikapot handog at lahat ng hindi pa nabibigay ng first fruits, meron pa po kayong pagkakataon. The Lord is giving you this chance na mabigay pa ninyo ang inyong first fruits. Naunawaan po natin? So, lahat tayo ay dapat na umaksyon para mapatunayan natin na ang ating pananampalataya ay hindi patay at ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay. Ibinabalik sa atin at dinaragdag sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Kaya tayong lahat po ay magbigay. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay umuko at tumikit. Let us close our eyes and let us pray for our offerings, for our tithes and offerings. Thank you, Father God, that you have given us the opportunity to act what we are believing, that you are giving us blessings and more blessings, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Lord, that we have the ability to give our tithes and offerings. Thank you for giving us that, and we are capable to give and to meet the needs of this church. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming kakayahan na magbigay. At kagaya po ni Abraham, gagawa po kami. Ang aming pananampalataya ay aming iya-aksyon upang makita namin at mapatunayan namin na ikaw ang Diyos na nagpapala sa aming mga buhay. Just like Abraham, Father God, we will act and we will give what you are asking us to give, our tithes and offerings and even our first fruits, Father God, with faith and complete faith in you that you will bless us more if we will give our tithes and offerings and our first fruits. So, Father God, bless this financial offerings from us, Father God, and multiply this. And as we serve you, you will multiply all of our financial blessings na magtutugon, that will meet all the needs of this church. Thank you, Lord, that ikaw po, Panginoon, ang tuloy-tuloy na nagpapala sa aming mga buhay. Na sa kabila ng lahat ng nangyari na ganap, eto kami, Panginoon. Nakatayo, matibay, malakas, higit sa lahat, pinagpala ng lubos. Salamat po, Panginoon, na napatunayan namin na ikaw ang aming Diyos, na pinagbigyan namin ng aming tapat at buong ikapot handog. At ikaw rin ang Diyos na nagbalik nito sa amin at magbabalik pa sa amin ng matinding pagpapala sa mga panahong ito at sa mga susunod pang panahon. Kaya Lord, tulungan mo po ang lingkod mo na palaganapin pa ang salita mo sa marami pa at makilala ka pa. At gamitin mo ang salating ito, Panginoon, para abutin ang mas marami pang mga kaluluwa, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa lahat ng panig ng daigdig. Salamat po, Diyos, ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God to those who are watching and listening out there. Continue to watch and listen. That's it, the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon. Like, share, and subscribe. KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe. KOJF Church YouTube channel.
Glory to God, at continue to attend the Kingdom of Jesus Fellowship International and continue to watch and view and have a watch party Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Yung mga magkakaloob, PM lang dito o mag-call o mag-text sa 0917-152-1963, 0998-989-2963. So God bless you and God bless you all.